Kaugnay ng posibleng pagputok ng bulkang Mayon, makakausap natin si Director Renato Solidum ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Director Solidum, magandang tanghali po. Si Raffy Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Raffy. Opo. Ano po yung latest dun sa aktibidad ng bulkang Mayon? May tansya na po ba kung kailan talaga ito puputok? Well, linawin natin ang aktibidad ng Mayon Volcano magsimula po kagabi na kung saan ang magma ay umabot na sa ibabaw ay eruption. Okay. No? Sa Tagalog kasi yung eruption natatranslate sa pagputok o pagsabog. No? Pero ang ating binabantayan sa ating alert level, yun talaga may explosion, mm-hmm. may pagsabog. At yun po ang sinabi natin na kapag nagpatuloy ang aktibidad ng Mayon Volcano at tumaas ang antas ng kanyang aktibidad, posibleng magkaroon ng hazardous eruption possible within week. Mm. So sa ngayon po ay kasalukuyan na nag-i-erupt kumbaga itong bulkang Mayon. Tama yun. Ano? At ang nangyayari habang umaakyat yung mga magma ng dahan-dahan, yung nabubuong lava doon sa tuktok, syempre umaapaw. Umaapaw siya kaya yung mga piraso ng lava ay nahuhulog at ito yung nadidirect natin as rockfall event. Mm-hmm. At nakikita ng mga tao sa gabi na parang batong namumula na nahuhulog pababa along buong agali. Mm-hmm. Base daw po doon sa briefing sa local government sa Albay, sinasabing posibleng mas violent ang eruption nito kumpara noong 2009. Paki-detalye nga po yung impormasyon na yun, Director. Well, sa pagbabantay sa Mayon Volcano at paghahanda, iba-ibang estilo ng eruptions ng Mayon Volcano. Yung 2006 and 2009 eruptions, although delikado yun within the 6 kilometers, hindi naman talaga tumuloy ito sa talagang mas explosive na eruption. Mm-hmm. Pero mas marami din namang mas explosive eruptions ang Mayon, tulad po noong 2001 eruption and even 1984. So hindi po natin inaalis yun at dapat paghandaan yung ganong klaseng scenario. Mm-hmm. At pag sinabi pong explosive eruption, paano po natin madidescribe ito? Yung pyroclastic flow ba? Mas malaki or paano po ba ito, Director? Ang eruptions pwede natin ma-describe as non-explosive eruption and explosive eruption. Mm-hmm. Yung non-explosive eruption ay mainly lava flow lang na dumadaloy na maliliit yung pagsabog ng mga hindi masyadong mataas, less than 5 kilometers. Mm-hmm. Pero pag may explosive eruptions ang Mayon Volcano, minsan may mga 10 kilometro, 15 kilometers ang taas, at yung naitsang abuat pa to ay gugulong pababa sa dalisdiso slopes ng volcano. At ang tawag natin ay pyroclastic flow. Ito po'y gumugulong na bato, abo at gas ng mabilis na mahigit 60 kilometers per hour. Mm-hmm. At ito yung dahilan kung bakit tayo nag-evacuate ng mga tao. Mm-hmm. Dapat wala sila doon sa lugar na maapektuhan pag sakaling nagkaroon na ng pagsabog. Mm-hmm. At ito po yung dahilan kahit yung mga journalist na sinasabing alam kung saan yung patungo yung pyroclastic flow, hindi po kasiguruhan na doon nga dadaan itong pyroclastic flow, Director. Kasi siyempre, ang tendency ngayon ng pagbaba ng mga bato ay nasa south east side. Pero kung sumabog siya vertically straight, siyempre aapaw na yan sa crater in all direction. Mm-hmm. So hindi po yung kasiguraduhan na meron kang iniisip na doon pupunta, masusunod ka, masusunod yun. So sa puntong ito po talagang lahat dapat ay walang tao doon sa 6-kilometer permanent danger zone. O pwede po bang ma-extend pa ito, Director? Well, depende na rin yan, ano, kung gaano kalaki ang activity ng Mayon Volcano. But so far, yun yung ating recommendation. Mm-hmm. Pero sa ngayon po ba, may safe distance ba para makita itong pagputok ng bulkang Mayon? Kasi nababanggit ni Governor Salceda na sa ngayon po ay dumarami na yung mga turista doon sa Legazpi. Safe naman po ang maraming lugar kasi nga ang kasalukuyang restriction natin ay 6 kilometers around the volcano, mm-hmm. and 7 kilometers southeast. Extended ng 1 kilometer. Mm-hmm. So kung nakapwesto kayo sa Legazpi City o mga sentro ng mga bayan, sufficient distance na po yon sa pagsabog na Mayon sa current activity niya. Mm-hmm. At kahit po sa air traffic, wala naman po problema dahil tuloy-tuloy pa rin daw yung paglapag ng mga eroplano doon sa Legazpi Airport, Director. Tama po yon. Basta walang ash explosion. Kasi ang delikado lang sa eroplano yung ash. Opo. Fine ash na pumasok sa engine at pag napainit yung ash, nagiging glass. So yung airflow sa loob ng engine na apektuhan. So hindi po maganda ng tayo for ang isang mga aeroplano kapag mayroong ash explosion. Mm-hmm. Muli po, Director, panawagan po nyo dun sa mga publiko nanonood sa atin ngayon na bilang babala dito sa mga gusto magtungo po malapit sa bulkang Mayon, Director. Well, unang-una, siguro yung mga gustong pumunta sa Mayon Volcano, okay naman pumunta. Pero isa lang ang request natin, huwag na silang magpadagdag ng problema na i-evacuate. Kasi dapat, naka-focus ang attention natin ngayon sa mga residente
nandun sa delikadong lugar. Para naman makatulong sila ay sumunod nila sila sa safe distance kung panonoodin nila ang Mayon Volcano activity. Okay, sige po. Maraming salamat. FIBOX Director Renato Solido, magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat.